Hello, kamusta pang bawat isa? Hello, hello. Ayan, masarap naman ng... Eto, lagi na naman tayong nasa live, diba? Hindi tayo nasa Zoom. Ang malaking bagay doon na nag-uusap tayo na magkakaharap, no? Kaya, masaya po ako ngayon talaga. Talagang in-show, gusto ko po lagi masaya, joyful. Yun nga po, kasi meron na naman tayong parang kapatid episode para yes, sa ating mga kapatid. Face to face kami. Opo. Mm-hmm. So, mga kuya, teka lang po ah. Perfect. Kasi si mga kuya, meron lang akong gustong tanungin, pasintabi lang ho, okay lang ho ba kung Irwin? Mm-hmm. Mm-hmm. Kasi napansin ko yung inyong coffee cup. Oh, pwede po makita. Oh, tingnan niyo po mga kapatid, tingnan niyo. Hindi ko lang po alam kung ano po ito, trying hard to be a coffee cup o trying hard to be a toilet. Diba? Toilet po. So, mga kuya, kaya ko naman nabanggit yung trying hard. Pasintabi lang ho, alam po, medyo may negative connotation po yung ano po, yung trying hard, yung word. Pero mga kuya, kasi medyo may gusto rin po akong itanong sa inyo, humingan ng payo. Kasi po naalala ko po nung bata ko, syempre gusto kong mag-fit in. Matagal na nun. Hindi pa makaalala po yung 5 years ago. So, all girls school po kami at scenes ko. So, nauso po kasi dati yung My Sharona, di ba? Nagpaiksi na mga buhok yung mga classmates ko. Siyempre, gusto kong makibagay, maka-in, di ba? So, nagpagupit din ako, boy scout. Naku, mga kuya. Pinagsisihan ko po kasi pagtingin ko sa salamin gano'n, sabi ko, wow, ang pogi ko. Bakit pumogi ako? Parang hindi bagay. So, mga kuya, hindi pala lahat ng uso bagay sa'yo. So, I was so trying hard to fit in. Kasi gusto ko ma-accept. So, mga kuya, ang gusto ko sanang tanong po sa inyo, o hingin ng payo, syempre gusto natin magkaroon ng joyful life, di ba po, mga kapatid? Paano po kami magiging joyful at maging katanggap-tanggap sa tao at katanggap-tanggap sa Panginoon? Okay po ba na i-desire ko yun? Iyon. Ako, napakagandang ano yun. Maganda yung sinasabi mo. Pero bago natin sagutin yan, una ito, hindi yan bago, ano, Arinola yan. Wow! Regalo sa akin ng anak ko. Cute nga ba? Tama yan, ma'am. Oo naman ako. Birthday gift niya sa akin. Pero going back to sa question mo, na bakit parang, ano, di ba, parang we want to fit in. Opo. Kasi lahat tayo, we desire to be acceptable. Kasi yung feeling na accepted ka, ano yan eh, parang nagka-create yung saya yan sa buhay mo eh. Kasi ganito yan, no? Maraming tao sasabi, I love you. Pero tanong, where do you really like me? Oh. Kasi even in the family, di ba, we know that, mahal ako ng tatay ko, pero hindi ko nararamdaman gusto niya ako. Mahal ako na nanay ko, pwede ko nararamdaman niya, gusto niya ako. Kaya tuloy, hindi mo na makita yung pagmamahal kasi feeling mo hindi ka gusto. Diba? Gusto mo marinig din yung I like you. Oo, syempre masarap din yun. So, ang sagot mo doon, no IQ ka din. No IQ! Ay, like parang naku, medyo dingin. Ano ba yan? Hindi ba, pero ang ganda kasi yung tinatanong mo, sa pag-aaral natin sa sulat ni Paul, yung mga payo niya, how to be joyful living, diniscuss din niya ang issue na yan. Doon kung mapapansin mo, nandito tayo sa chapter 3, di ba? Natapos tayo sa chapter 2 about complaining, about yung being proud, yung ganyan. So, lahat ng yon nagkakos yun ng kalungkutan sa buhay. And tulad na sinabi mo rin, when we are trying hard to be acceptable, ano rin yan, nakakapagod yan. Diba? Nakapagod. Tapos, ang masama, kailan ka magiging katanggap-tanggap? Diba? So, ang ganda nito, ito ang, para mabalikan natin, yung sulat ni Paul, and nung sinasabi niya, basahin natin para ano, para lalo nating maliwanagan. Simulan lang natin sa chapter 3, no? Verses 1 to 11. Okay. Siguro ikaw na rin ang magbasa para natin, makita natin ang mabuti. Chapter 3, verses 1 to 11. So, mga kapatid, basahin na po natin. Philippians 3, verses 1 to 11. Finally, my brothers and sisters, rejoice in the Lord. To write the same things again is no trouble for me, and it is a safeguard for you. Beware of the dogs. Beware of the evil workers. Beware of the false circumcision, for we are the true circumcision who worship in the Spirit of God
and take pride in Christ Jesus. And put no confidence in the flesh. Yeah. Although I myself could boast as having confidence even in the flesh, if anyone else thinks he is confident in the flesh, I have more reason. Circumcised the eighth day of the nation of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of Hebrews, as to the law, a Pharisee, as to zeal, a persecutor of the church, as to the righteousness which is in the law, found blameless. But whatever things were gained to me, these things I have counted as a loss because of Christ. Mm-hmm. More than that, I count all things to be lost in view of the surpassing value of knowing Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of things, and count them mere rubbish, so that I may gain Christ, and may be found in him, not having a righteousness of my own derived from the law, but that which is through faith in Christ, mm-hmm. the righteousness which comes from God on the basis of faith, mm-hmm. that I may know him and the power of his resurrection and the fellowship of his sufferings, being conformed to his death, if somehow I may attain to the resurrection from the dead. Ayan wow. po, mga kuya, mga kapatid. Wow. Sa simula pa lang, ganda na sabi niya. Rejoice in the Lord. Inuutos niya na kaagad, di ba, Kuya Erwin? Yung, eh, kung ito ay feelings, is obviously, di ba pwede iutos to, di ba? Mm. Pero ang gusto ng Lord, I want you to be joyful. Apa? I want you to, ano, parang, maintindihan mo na, uulitin ko lang ito ulit. Na, hindi ako magsasawa ulit-ulitin ito sa'yo. Kasi, ang heart ng Diyos, tulad ng pinapaabot ni Pablo, maging masaya tayo. Mm. Di ba? Mm. Ngayon, anong dapat natin gawin? Sabi niya, look out for dogs. Look out for the evildoers. Look out for those who mutilate the flesh. Now, ano bang sinasabi dito kay Erwin pag sinasabi niya mutilate the flesh? Mutilate. Eh, yung, kasi mabalik tayo dun sa ginagawa ng mga Israelita na they undergo circumcision para maging makakita nila na sila ay anak ng son of Abraham. Abraham. So, to be part para maging acceptable sila. Kasi in their mind, yun yung parang commitment, parang covenant ano nila yun eh, na part sila ng family ng Diyos, di ba? Kasi yung Israelites. Pero, ang sinasabi ni Paul, teka muna, mayroong isa, may issue eh, na parang dinideal niya ulit na gusto niya ipaalala sa kanila. Kaya the reason why we desire to be accepted, kasi going back to Genesis, kung mapapansin mo, mayroong form of rejection eh. When men fell, nung nahulog yung tao sa kasalanan, di ba, they rebelled against God. Okay. Sabi ng, dahil doon, kasi bila sila nagdamit. Bila sila nagdamit, they realized na hubad sila. So, nagkakaroon sila ng covering. Dahil nahiya sila na ma-expose na ngayon kung ano yung nakedness nila. Unlike prior to ano, yung ano to sinning, walang issue sa kanila yun eh. Walang issue sa kanila yun. Tapos doon nagsimula yung parang they felt rejected, hindi na siya tatanggapin ng Diyos. Tapos they felt, don't they reject each other? Di ba? Kasalanan mo, tanong kay ko, totoo ba to? Adan, sabi, hindi, yung babae po, na binigay nyo. Parang gano'n, no? Parang ibinabalik niya sa kanya yung blame kay God. Kasi nga, nire-reject mo ako, ikaw naman yung kasalanan dito. Di ba? Tapos, ganun din si, ano, si Eva, yung ahas po kasi. So, dahil doon, lahat tayo were longing to be accepted. Hindi man natin aminin yun, hindi man natin tanggapin yun, may pinag-uugatan yun. Opo. Pero, kung kayo pwede magtanong, kasi baka makalimutan ko po, ano po, kasi nabanggit yung rejection, kasi, kaya nga po natin gusto ma-accept, kasi we don't want to be rejected. Yes. So, yes. Mga kuya, ito po yung tanong ko. Sa mga pag-aaral niyo po sa Bible, sino po yung unang nag-reject? Si God o tayo? Kasi parang, ngayon ko lang po na, parang, na-introduce yung rejection, kasi di ba wala namang sinong una eh. Okay naman sila. So, yung rejection, sino po yung unang nag-reject? Tayo. Tayo po. Tayo po yung naglakas sa loob mag-reject kay God. Yes. Oh my. Kasi, hindi mo nga sinunod yung instruction. Kasi ang sabi ng Lord, okay, ako magdi-determine ng good and evil sa'yo. Hindi mo mababasa sa Bible yun. Ha? Pero sinasabi yan doon kasi, don't eat the fruit of the tree of the knowledge of good and evil. It's one way of saying, pag kinain mo yan, ikaw na magdidetermine na ng good and evil for yourself. Pero pag di mo kinain yan, you're accepting the fact na ako na yung magdidetermine ng good and evil sa'yo. Okay. Parang gano'n.
Ang tama pa ako, no? Oo. so, tama si Erwin. Tayo ang unang nag-reject sa Diyos. Hmm. Ang lakas naman mo ng loob natin. Tayo nag-reject sa Diyos? Ganun po? Kasi, kasi nandin lang eh. Nandin lang tayo. Ayoko tayo. Nandin lang yung babae. Pero choice ko ba natin na manilang tayo? Ganun? Kasi nilin lang ako eh. Hindi ko naman kasalanan. Hindi, choice ni Adam. Choice talaga po. To na i-reject ang Diyos. Choice niya yun eh. Kasi alam niya yung utos eh. Alam niya yung utos eh. Ayun, kasi alam po niya yung utos. Okay po, thank you po. Alam niya na yung utos, tapos sinuway niya pa. Di namili siyang suwayin. Diba? Kaya tuloy, bigla siyang, narealize siya, hubad siya, narealize siya biglang, patay, hindi na ako tanggap. So, kailangan niya gumamit ng damit. Nagumuha siya ng damit out of the fig leaves. Gabi naman, naliliit pa nun. Nakabikini sila noon. Grabe ho. Kasi tago. Kasi lilito fig leaves eh. Pero siguro nung araw, baka sa hardin, pwedeng mas malaki na. Mga banana leaves. Hindi ko po alam. Mas malaki yung banana leaves kaysa fig leaves. Ayun na nga ho. Pero ito yung amazing part doon. Kasi sabi niya, itong mga taon to, they were telling people, you want to be accepted back by God? Magpatuli kayo. Be circumcised. Yun yung mutilation of the flesh. And Paul was saying, naku, hindi totoo yan. Sabi niya kasi, una, ito yan ha. Kaya tayo naghahanap na acceptance sa tao. Hindi man natin alam at hindi natin tanggap, alam natin na somehow we are distant from God. Okay. Para ang layo ng Diyos. Kahit na we're trying to be religious, minsan, pag nagpe-pray tayo, para ang layo ng Diyos. Oh. Kaya parang hindi ako tatanggapin. Kaya kailangan ko mag-resort to some people na pwedeng mas malapit sa Diyos, doon ako lalapit. Kaya nga, di ba, maraming lalapit either sa religious leaders. Kasi feeling lang, hindi na malapit sa Diyos. So, dito na ako pupunta. Parang ganyan. So, yung sinasabi ng Lord, sabi ni Paul, hindi yan ang sikreto. Alam natin we are somehow distant from God. Kailangan matanggap tayo muna ni God. Paano paraan? Opo. Ayun. Paano po tayo matatanggap ni God? Kaya yung word ditong righteousness, sabi niya, we are the circumcision who worship by the Spirit of God and glory in Christ Jesus. At ang ganda ng sabi, put no confidence in the flesh. Ano siya sabi niya? Huwag ka dyan umasa sa paraan mo. Alam, hindi sa paraan ng tao. Though I myself have reason for confidence in the flesh also, if anyone else thinks he has reason for confidence in the flesh, I have more. Ba? Issue ng circumcision, I am circumcised on the 8th day. Ibig sabihin, hindi ako ito yung na-naturalize ako. I was born a Jew. Bigat. Diba? Parang dun, yung sinunod talaga to the letter na ika-8th day, tinuli na ako. Okay. Hindi ako yung parang, ikaw, malaki ka na, na-convince kitang maging part ng Jewish religion o Judaism. Magpatuli ka, na-convince kita, hindi ako ganun. I was born that way. Wow. O parang ganun, di ba? Tapos hindi lang yun. Ito pa sabi niya, a tribe of Benjamin. Bakit importante a tribe of Benjamin? Kasi nung nahati ang Israel, yung Northern Kingdom at saka Southern Kingdom, loyal ang Benjamin. They stayed sa Judah. Nag-stayed sa Judah. Hindi sila sumama doon sa Israel na ano yung 10 tribes. Loyal sila. Kami yung faithful. Part ako noon. Tapos Hebrew of Hebrews. Hindi ako Hellenistic Jewish. Hindi ako yung ano meron akong ano, culturally Jew talaga ako. Kung sa basihan ng qualification para katanggap-tanggap sa Diyos, sumusunod ako sa Diyos. Swak na swak. Swak na swak ako. Background pa lang yun. Culturally, religiously, at example, hindi, morally. Bakit? Tingnan niyo sabi niya dito. Sabi niya, a Pharisee. Di ba? Kasi as a Pharisee pa eh. Sabi niya, as to the zeal, sabi nga, a persecutor of the church. Ganun siya ka-zealous. At sabi nga nun, as to righteous under the law, blameless. Mga lahat ng rule na sino ano ng Pharisee, kasi mas marami silang rules. Mas kaysa pa sa Ten Commandments, mas marami pa. Blameless ako dyan. Sinusunod ko lahat dyan. Morally, upright ako. Kumbaga sa resume, siya na yung pinakamagandang resume sa lahat. Walang tatapon, di ba, mga kuya? Kumbaga, kung isip mo katanggap-tanggap sa Diyos, ako yun. Yun ang sinasabi ko niya. Pero ito, amazing.
Pero ito malungkot, no? Kahit ganun yung qualification mo, you still feel lacking. Eh, bakit po ganun? Di ba? Kahit tayo, di ba kay Erwin, di ba, magpapaka, ano, gagawa ako, magpapaka-reliyoso ako. Pero parang, meron pa rin kulang. May kulang pa rin, kahit na parang, parang almost perfect na talaga yung resume. Parang, paano makakatiyak tagal-tanggap ako ng Diyos? Maganda pong tanong po. Di ba? Oo. Parang, pag namatay ako, paano kaya makakatiyak na tanggap ako ng Diyos? Tama po. So ngayon, ang ating ano confirmation, hihingi natin sa tao. Ho? Ngayon, uy, ang bait mo. Talaga? Talaga makalangit ka. Parang ganun, di ba? Parang makalangit ka. Parang, wow. Minsan nagkakaroon ka ng, ano ako, talaga sa Diyos ako. Kasi sabi niya, kinonfirm ng church eh. Kinonfirm ng leader namin na ka-Lord ako. O di, sa kanya ako. Langit ako eh. Kahit tao nagsabi. O tao nagsabi. Kasi yun nga, minsan, externally, tatanggapin naman nila tayo. Ah, opo. Pero ang tanong, talaga ba tayong tanggap ng Diyos? So hindi po ibig sabihin mga kuya na tinanggap tayo ng tao, itanggap na tayo ng Diyos, ganun po ba yun? Yes, kung titignan mo si Paul, di ba? Oo. Parang tanggap siya ng tao kasi Pharisees yan. Oo, among the Pharisees, among the Jewish people, okay ito. Totoo ito sa Diyos ito. Jesus ito eh. Oo. Pero maganda yung tanong mo, tanggap ba tayo sa Diyos, sa mata ng Diyos? Okay. Eh, based dito, ang sinasabi ni Paul, tanggap na kayo ng Diyos. Kasi sabi niya, rejoice always eh. Ba't kayo magre-rejoice kung hindi bakit sila tanggap? Kasi nga, yung mga bagay na magiging instrumento para maging katanggap-tanggap sa Diyos, nasa iyo, sa'yo na yung katuwiran o yung righteousness according to faith. Kasi, ano sila, may pananampalataya nila. Kaya sabi niya dito, for me to write the same to you is not tedious. Hindi yung mahirap sabihin sa akin to. At para sa inyo, it is safe. Kasi, based sa experience ko, ang sinasabi ni Paul, ako nga, I am circumcised. Mm-hmm. I am a tribe of Israel. Okay. A Benjamite, Pharisee. Ganun, ako nga, kung yun ang pagbabatayan natin, talagang katanggap-tanggap ko sa Diyos. Pero, sabi niya, hindi eh. Oh. Hindi eh. Kasi para, sabi niya, what things I thought were useful for me, I counted as loss. Baliwala pala yun. Oh, yes. Baliwala ko lahat ng magandang qualifications. Kasi nga, sinasabi nga nung tinuto ko niyang dogs, ito gawin niyo para katagap-tagap kayo. Hindi, yun siya sabi ko, Erwin, tanggap na kayo. Tanggap hindi na kayo. Dyan. Kung meron kang confidence sa Christ, ako dapat. Kaya nga sabi niya, rejoice always. Doon na siya natuloy agad. Kasi alam niya, natanggap na sila ng Diyos eh. Dahil sa pananampalataya. Yun yung sinasabi ko, Erwin, gusto kong tiinan ha. Kasi maganda yun eh. Sabi niya rito, but whatever gain I had, diba? Lahat ng resume ko, credentials ko, sabi niya, I counted as loss for the sake of Christ. Oh, sabi niya, katanggap-tanggap kayo because of Jesus. Not because of your, yung credentials of your own. So si Jesus po ang susi. Siyempre, ng acceptance, ganun po siya, ba yun? Kasi siya yung, siya yung namatay. Ooh. Yun yung sinasabi kay Erwin kanina. Di ba? Oo. Siya ang susi sa lahat. Yung pananampalataya natin, ang instrumento para maging katanggap-tanggap tayo sa Diyos, kay Lord. Tapos ito bang matindi, Kuya Erwin? Verse 8, indeed I count everything as loss because of the surpassing worth. Ibig sabihin talagang mas malayo, mas matinding halaga of knowing Christ Jesus my Lord. For this sake I have suffered the loss of all things and count them as rubbish in order that I may gain Christ. Ano yung rubbish, Kuya Erwin? Kung nga, paano pa yung rubbish? Yung po ba yung Ito yung rubbish. Ito yun. Kasi ang literal term dyan, considered as dung, waste. Ho? As in? Kaya tama-tama yan. Galing na ito. Cheers. Ayaw ko imagine. Considered as dumi na yan. Iba, blast out mo na yan. Kumbaga, lahat ng credentials ko, yung aking circumcision, yung aking moral uprightness, lahat yun, useless yun. Oh. And ang sarap naman, kasi bakit mo isipin? Yung akala mo, lahat, kung yun yung bastihan, parang hindi ka feeling na sapat eh. Parang lagi feeling mo kulang. May kulang. Pero sinasabi ni Paul, mag-rejoice ka.
Kasi si Jesus ang kasapatan ng lahat. Alam niyo po, natuwa ko mga kasi sinabi niyo, mga kapatid. Kasi di ba yung, parang feeling mo lagi may kulang. Yan po yung nafe-feel ko eh, yung kulang sa pansin. Kulang sa pansin. Bisa ganun eh. Pero sabihan mo nung asawa niya. Pero ito pa yung amazing dito. Hindi niya sinabi that I may gain Christianity. Sabi niya, I may gain Christ. Bakit importante yon? Yung person ni Christ. Yun yung, parang siya sa akin, yung relationship ko kay Christ. Kaya gusto ko siyang makilala pa. Kaya yung word na no, experiential yun. Yung word na no, ginagamit yan sa intimacy. Ng ano, kahit sa Old Testament, yung yada, intimate yun. Tapos nung tinranslate yan, ginos ko sa Greek. Ano yan? Intimacy yan. Kaya nga yung sinasabi ni Lord, di ba? Lord, Lord, did we not prophesy in your name? Did we not cast out demons in your name? Kung pag titignan mo, ako yun, titignan ko, oh, grabe, puro miracles. Kung gumawa siya, miracles. Ang lapit siguro sa Diyos niya. Tapos ang sagot ni Lord sa kanya, depart from me, I never knew you. Wait lang, paano pa nangyari yun? Yun. Kasi yung word na new doon, una-una, yung Lord, Lord, pagka sa practice ng mga Hudyo, pag inuulit-ulit, close kayo. Kaya Abraham, Abraham. Kaya sabi Lord, he is my friend. Kaya tawag niya, Abraham, Abraham, close kayo. Di ba? Ngayon natawag ka, Lord, Lord, inulit mo. Ibig sabihin, close kayo. Okay. Ngayon, sasabi ng Lord, nagsasabi kang close tayo, hindi naman kita kilala. Yung word na kilala doon, hindi yung hindi kita kilala, alam, hindi ko alam, dahil all-knowing siya, Diyos siya. Yung no doon, hindi naman tayo close. Hindi, wala tayong relasyon. Hindi lang parang acquaintance sa parang kilala kita, hello. Yung no po yung talagang very intimate. Oo, meron may relationship. Ayun. Hindi naman tayo close. Okay. Kaya alam mo, kaya maraming tao hindi lang ma-enjoy kahit trying to be religious. Hindi naman sila close kay Jesus. Oo nga. Hindi niya kilala. Wala sila relationship, di ba? Hindi nila kilala. Mga kuya, wait lang. Okay lang tanong. Para eh paano po yung like kunwari may mga kilala tayo o may pagkakataon na lagi naman nagsisimba. Bakit hindi ba ako close kay Lord? Eh everyday nga ako nasa simbahan, everyday ako nagdadasal, everyday ako nagpupunas ng luha ko sa hindi ba ako religious? Hindi ba ako close kay God? Alam mo itong sinabi ni Paul dito. Sabi niya, indeed I count all things loss for the excellence of the knowledge of Christ Jesus my Lord. Ibig sabihin, si Paul na to ha. Si Paul meron siyang position, meron siyang birthright, meron siyang ministry. Lahat ginagawa niya. Tapos hindi pala niya kilala si Jesus Christ. Hindi po niya kilala si Jesus. Sabi niya dito, I count everything as loss for the excellence of the knowledge of Jesus. Para sa kanya, ano na yun? Wasted na yun. Basura. para lang makakala niya si Jesus. Parang kumbaga, wala nang pakialam ang yaman ko. Makasama lang kita. Wala nang saysayin lahat ng sa bagay sa mundo na to. Basta si Lord lang makilala ko. Yes, makilala mo. Pero ito isang day dyan. Alam mo bang pwede kang maging hero mo si Jesus? Pwedeng gayahin mo si Jesus? As in superhero? Oo, pero hindi mo siya tinanggap bilang iyong kairog. Malalim yan, kairog. Di ba pwedeng gagayahin ko siya, pero hindi ko siya tagapagligtas. Wala akong umnayan na totoo sa kanya. Hindi ako nag-grow in love with him. Pwede yun eh. Pwede. Kaya may mga tao na religious, religious sila na nire-reject na si Jesus. Oo nga. Kasi si Jesus yung tanging daan sa Diyos eh. Oh. Walang iba eh. Okay. So nire-reject nila yun. Kaya ginagawa nito na lahat, pasabihin na, God owes me kasi I'm doing this. He owes me eternity. Kaya I'm doing this. He owes to bless me kasi I'm doing this. So, hindi yung parang, no, I'm doing this because I love Jesus. Magkaiba nga ako. Yeah. Because he loves me so much and I love him back kaya ako ginagawa ito. May relationship kami. So, mga kuya, parang ganito na, Lord, kailangan makapunta ako sa langit. Ang dami ko na dinonate sa simbahan. Kaya you can be religious by rejecting Jesus. Aray ko po. Pero, yung irreligious, alam na natin yun, that sometimes they irrejected Jesus kasi ayaw nila talaga siya. Kaya, sometimes, ganun tayo eh. Parang we still live independently from God. Kaya we create our own terms para tanggapin tayo ni Lord.
Shame ako yun, may kukonfess po ko sa inyo eh. Dati po kasi, gusto, alam ko kasi pasaway na ako nung bata. Kasi alam ko na parang sa hell na talaga ako pupunta. Parang may ganun na thinking. So sabi ko, ah, para makapunta ako sa langit, kailangan mag-donate ako ng maraming pera sa simbahan. Problema lang po, yung wala naman akong perang ganun kalaki, di ba? So paano na? So naging problema ko, how to go to heaven. So yun, kuya, kinonfess ko lang. Sa totoo lang, yung ganyang attitude, gagawin natin yan kahit sa tao. Kaya trying hard tayo. Ayun, doon nagiging trying hard. Para magsasot tayo ng maganda, may signature na ano para panggapin tayo. Kung trying hard tayo tuloy. Tuloy ito, kahit hindi mo kaya, pipilitin mo, hindi mo nga kaya eh. Eh kung mas deal mo yung issue na yun, internally, spiritually, si Jesus yung, Lord, salamat, ikaw lang. Kumbaga, ikaw na sapat na. Kumbaga, kung yung pinaka-importanting tao sa'yo, tanggap ka, mahal ka, wala nang pakialam yung ibang tao na kung hindi kanya tanggapin. Kumbaga, kung ito yung magpo-provide ng lahat-lahat ng kabuuan ng pagkatao ko, why will I seek acceptance from other people na wala na maipuprovide? Na hindi naman, hindi disappoint lang din naman nila ako. Diba? Kaya, sobrang, dun ka makakapag-rejoice. Diba, salamat. Pinunan mo ko. Hindi ko kaya, pinunan mo ko. Yung Diyos na talagang may-ari ng lahat ng bagay, na siyang totoong kailangan ko, tinanggap na ako. So, hindi mo man ako tanggapin, okay lang. Pero ang ganda nito, habang tanggap ka ni God, lalo ka namang magpapagbigay sa iba. Opo. Dahil mapagbigay ka, yung iba, matatanggap din ikaw dahil tanggap na rin nila si God. Diba? Kaya nga, diba, Erwin, paborito mo te. Kapag you're walking pleasing to the Lord, even your enemies will be at peace with you. Diba? So, totoo nangyayari naman yun eh. Pero hindi obviously, hindi lahat. Kasi meron talagang ano, diba, enemy talaga na ayaw talaga sa'yo kahit ang gawin mo. Pero at least, tanggap ka nung pinaka- importanting being sa'yo. Grabe, ang sarap. Grabe mga kuya, sarap na. Feeling na talagang, kumbaga kahit hindi ako tanggapin ng mga kasamahan ko, importante, tanggap ako ni Lord. Yun naman ang importante. So, yay! Mga kuya, grabe. Ang dami ko pong natutunan. Kayo po ba? Marami po kayo natutunan. I'm sure po. So, andito na po tayo sa ating words of encouragement. Kung saan, hihingan po natin ang payo ng ating mga kuya. Mga kuya, bigyan nyo naman po kami ng payo na paano talaga maging masaya at talagang maiwanan na ho namin yung buhay na pagiging trying hard. Ayaw naman namin maging trying hard, mga kuya. Pero sometimes, hindi namin naiisip na, ay, nagiging trying hard na pala kami. At higit po sa lahat, mga kuya. Siyempre, ayoko naman maging trying hard na matanggap ako ng Diyos. Gusto ko talaga yung, paano ba talaga ako matatanggap ng Diyos? Yun, mga kuya. Ang simpleng sagot yan. magtiwala ka sa Diyos. Magtiwala ka sa mga sinasabi niya. Kasi kung sa umpisa pa lang, sinabi na sa'yo na tinatanggap kita bilang aking anak dahil sa iyong pananampalataya, ano pa kailangan gawin mo kundi sumunod na lang sa utos niya? Ang dapat na layunin mo sa buhay, yung aim mo, sabi nga ni Paul, it is our aim to please God, to be well-pleasing with God. Paano ka magiging well-pleasing with God? Pag sinusunod mo yung kanyang mga kautusan. Sumusunod ka sa kanya, hindi dahil sa obligasyon mo, kundi dahil natutuwa ka at gusto mong makitang masaya ang iyong Panginoon, tagapagligtas. Ang ganda naman po, Kuya Erwin. Thank you po. O syempre, hingan din na po natin ng payo po. Syempre, si Kuya Bong din po. Ay, nako. Ito na po. Malungkot na matatapos agad ang ating talakayin. Pero alam nyo, isang katotohanan. Lahat tayo, we're trying our best na maging katanggap-tanggap, higit sa lahat, sa Diyos. Kaya nga, minsan trying hard tayo eh. Pero paano ba natin ito mapapagtagumpayan? Aminin natin trying hard tayo. Hanggat hindi natin inaamin na tayo trying hard para matanggap ng Diyos at ng tao, hindi natin maintindihan anong kailangan talaga natin. Pangalawa, itong napakaganda, tinanggap tayo ng Diyos hindi dahil sa atin, kundi dahil kay Jesus Christ. No? Dahil kung tayo lang, hindi talaga tayo sasapat sa Diyos, si Paul na nagbigay na ng halimbawa. Diba? Na-circumcised na siya on the 8th day, tapos talagang ano siya, taga-tribe of Benjamin siya, tapos Hebrew of Hebrews, tapos as to morality, Pharisee na siya, tapos blameless pa sa kanyang standard ng tao. Pero lahat lang yon, lahat basura.
Bakit? Tinuring niyang basura, makamtan niya lang si Jesus. Huwag nating itry na kamtan ang reliyon, kamtan ang pagiging reliyoso. Ang kamtan natin, si Jesus. Kasi siya ang ating kailangan. Kaya nga sabi ni Jesus, kayong mga napapagal at nabibigat ang lubha, trying hard. Sabi niya, lumapit kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Matuto kayo sa akin sapagkat ako ay mahinahon at mapagpakumbaba. Kailangan natin aminin na kailangan natin talaga siya. At sabi niya, kunin mo ang aking pamato. Ay, yung pamato na yon, parang aminin mo na hindi mo kayang pangunahan ng iyong sarili. Ako ang manguna sa iyo. Kumbaga, kung ako yung magsasaka, ilalagay ko sa iyong pamato. At yung pamato, eksakto para sa iyo. For my yoke is easy and my burden is light. Alam ko yung eksaktong bagay sa iyo. Alam ko yung eksaktong angkop sa iyo. Kaya, hindi na ikaw yung parang nag-trying hard na gagawin mo kung ano yung para maging katanggap-tanggap ka. Kundi, tanggapin mo yung tumatanggap sa iyo. Kasi sa ako, tanggap na nga kita eh. Ayaw mo pa rin ako tanggapin. So, trying hard ka pa rin na gawin ang ibang bagay. Kaya, praise God, sapat na si Jesus. At kung siya na ngayon ay tanggap na tayo, yun yung sinasabi ni Kay Erwin, na mabubuhay tayo nga, trying to please Jesus Christ. Meron tayo tinatawag na audience of one na lamang. Sabi nga nila, hindi man namin alam ang sikreto ng paano magtagumpay, alam ko naman anong sikreto na paano maging bigo. Trying to please everyone. And since we cannot please everybody, try to please the best, the person that we really need and talagang that will be with us in eternity. Si Jesus yon. At ito maganda. The more you try to please Jesus, the more you will see that people around you will recognize Christ's goodness and they too will be attracted and accept na may nagmamahal sa akin. Kasi you can never be loving to anyone hanggat hindi ka nag-uumapaw sa pag-ibig ni Kristo para sa iyo. Kaya siya ang kailangan natin. Amen. Amen. Praise God. Oh, grabe. As in feeling love na talaga. Yun pala yun. Si Jesus pala talaga, mga kuya. So mga kuya, thank you po ah. Kasi talaga I'm sure na-bless mong ating mga kapatid. So mga kapatid, ihinga na po natin ang tagline ng ating mga kuya. Na katanggap-tanggap naman. Share kong love tayo ni Lord. Okay. Umulan man, umaraw, o bumagyo, kung kailangan nyo ng payo, andito ang Payong Kapatid. Woohoo!